Hello. Good morning. Kamu sana, Mbak Lita. Pag-isip-isip mo ba? Yung mga sinasabi ko sa'yo kagabi? Kung tama ba? Ha? Marami ba kayong na-realize na ang paniniwala ay hindi nagbabase doon sa pagsimba, pagbasa ng Bible o anumang mga relihiyon na meron kayo? Oo, sir. Oo. So, yun nga sabi ko sa inyo na ang paniniwala, lumalabas lang yan pag meron tayong kailangan, di ba? Oo. So, meron lang kasi akong nakita. Itanong ko lang sa'yo kung ano mga ito. Hindi ko naman alam kung ano nga pinagagawa ninyo, ano bang buhay ninyo. Nagtataka lang ako bakit ito ang nakipinapakita. So, baka gusto ng Diyos na, kung totoo man, baka gusto ng Diyos na magkaroon ka ng tunay na paniniwala na ang gawain mo ay maayon dapat sa gusto ng Diyos. Bigyan ka pa siya ng Diyos na pagbabago at pagsisisi, lubos sa paniniwala. Para itong mga bagay na ito, mabago mo na. So, tanungan lang tayo ha. Totoo hindi lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, na huwag niya akong subukan. Dahil kung ano ipakita ng Diyos, ito lang din ang matanong ko sa inyo. Totoo man o hindi, wala akong pakialam doon. Basta alam nyo na na pag totoo, sabihin nyo totoo. Pag hindi rin, sabihin nyo rin hindi. Di ba? O, lakasan mo. Para marinig ko. So ngayon, opo, sir. Ngayon, lakas na. Ngayon, gusto nyo ibigay ko sa senaryo para ipakita ko sa inyo kung paano magbasa ng mensahe ng Diyos. Kung kasi maraming tao na nagaling-galingan, marunong magsasabi ng mensahe ng Diyos, salita ng Diyos, hindi naman nila alam kung ano talaga ang Diyos pa. Paano ang Diyos makipag-usap. Di ba? Opo, sir. Ang unang pinakita, pagkatapos tayo mag-usap, ng isang saglit lang na parang nakalimut ako. Kumbaga, matawag din yung panaginip. Sandali lang. Ang pinakita, nakita ko, unang napasok o unang nakita ko, nadaanan ko, isang lalaki na may hawak na kadina. Pangalawa, pagpasok ko sa loob, na ibang bahay naman, na lalaki din na may dalang kadina, na sinabit yung kadina. So, lumabas ako, may nakita ako ng malaking basura. Basurahan na may plastic na itim na nandoon yung mga basura na tinatapon sa basurahang malaki na yon. Yung alam mo yung bin na tulad sa ibang bansa na malaki, na ganoon ang nakita ko. Tapos pangatlo, narinig ko ang boses ni Diyos Ama, pero senaryo ito na ang sabi nga ate naman oh. So ito yung mensahe. So ngayon, kung kayo magbasa, di ko alam kung paano nyo basahin to. So, may naintindihan ka ba nun? Sabihin mo lang, mayroon o wala. Malibog ka. Nalilito ka. Kasi, hindi, ganito ang Diyos makipag-usap. So, ngayon, babasahin ko to ayon sa power of mind ko na pinagkaloob ng Diyos na paano ko basahin. So, unang tanong ko sa iyo, dalaga ka, di ba? Opo, sir. Dalaga ka. So, ngayon, ang pinagtataka ko dito, dahil itong dalawang lalaki nga na may hawak na kadina. So, ibig sabihin ng una, ibang lalaki, pangalawa, ibang lalaki. So, kasi dalawang pinaso ko eh. So, itatanong ko sa iyo, kung ginawa mo ba ito? Kasi babasahin ko itong lalaki nito, since nadalaga ka,
kung boyfriend lang naman siguro, normal yan sa dalaga na makipag-boyfriend, di ba? Opo. Oh, pero yung nakita ko sing kadina na isinabit, kung babasahin ko to, may lalaki ka na yung kadina nakatali na. Ibig sabihin, may asawa na. Dahil sinabit, ang tawag doon, naging kabit ka. So, ang tanong ko, totoo hindi ba? Nagawa mo ba ito na mayroon kang lalaki na naging kabit ka? Hindi rin matawag natin naging boyfriend mo kasi may asawa na yun, kung totoo man. Ngayon, kung totoo, sabihin mo totoo. Pero pag hindi rin, sabihin mo hindi. Bakit sabihin mong totoo kung hindi naman? Ano? Pwede ba mag-explain? Ay, di na kailangan mag-explain. Basta, totoo hindi lang. Bakit kailangan mo pa i-explain kung hindi man totoo? Di sabihin mo hindi. Pero kung nangyari ito, nagawa sa buhay mo, sabihin mong totoo, nangyari sa buhay mo. May mag-explain ka. Ano ba i-explain mo? Para sabihin mo na hindi mo alam? Para sabihin mo na may asawa siya at nakahiwalay na siya? Hindi yan rason. Kadami-daming binata kung nagawa man sa buhay mo yun. Kadami-daming binata, bakit doon pa sa may obligasyon na? Di ba? Oh, so, hindi na kaya mag-explain. Ang sagot mo lang, okay, totoo hindi o nangyari sa buhay mo o nagawa mo? Sir. Totoo ba? Sir. Ha? Totoo. Oh, totoo. So, pangalawa, kasi dalawang lalaki, kasi ito yung nakita ko. So, ngayon, kasi dahil dalawang lalaki, nagawa mo ito hindi lang minsan. Ibig sabihin, nagawa mo pa sa uli. Tama ba? Opo, sir. Opo, tama po. Okay, tama mo. Sasabihin niyo sa akin, naniwala kayo ng Diyos. Tapos ang gawain mo, hindi naman ayos sa gusto ng Diyos. Di ba? Opo, opo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo ko subukan. Kapag sadyain ko kayong silipin ang buhay ninyo, makikita at makikita at ipapakita ng Diyos. Para ipatunayan sa inyo ng Diyos na tunay kong ginamit. Itong ginawa sa iyo ng Diyos, pinakita ng Diyos ito para magkaroon kayo ng tunay na paniwala. Sino bang makita sa gawain mo? Nasa Australia ako, nasa Pilipinas kayo, hindi ko nga alam kung ano pinagagawa ninyo, di ba? Yung ginawa mo na yan, ikaw lang sino kakaalam yan. Ngayon, dahil may sinabing boses na sabi ng Diyos Ama na si ate naman, no? So, ibig sabihin, meron kang kapatid na pinagsabihan ka na hindi mo dapat gawin. Tama ba? Meron po. Okay, kita mo. Nasabi ko nga sa inyo, hindi kayo pwede magtago. Ngayon, dahil may basurang nakita ko na malaki, na ibig sabihin, ang gawain mo puro kasalanan. Di ba? Po, sir. Oo, tapos sinasabi niyo sa akin, nagsisimba kayo. May relihiyon kayo? Malinaw dito na ang Diyos hindi nagbabase doon sa pagsimba, hindi nagbabase doon sa relihiyon. Oo. So ngayon, kalungkot isipin ano, na bakit ito ang ano ng tao, na basta nagsimba lang, naniwala na, pero ang gawain naman, hindi naman ayon sa gusto ng Diyos. O tatlo, pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. So, dito tayo ngayon sa mga gawain mo. Kasi, malay ko ba kung anong mga pinagagawa nyo sa buhay ninyo? Di ba? Siguro naman, magkakaroon kayo ng paniniwala na tunay. Dahil, itong gawain na ito, hindi ito gawain ng ano, naniwala ng Diyos. Tuha mo? Pero tiyak, hindi mo kayang iposto sa wall ako, sa wall ko ano? Dala kahiya, no? Ha? Ulaw ko. Oh, kaya nga, ulaw. Umawalag yun na. Maulaw ta, manahiya tayo. So, hindi dapat natin gawin. Di ba? Oh, so, okay lang yun. Hindi nyo maipos. Kahit naman siguro ako, hindi ko lang siguro ipos. Na kaya hiya ito. Dalagang tao tayo tapos ganun ang ginagawa natin, di ba? So, hindi talaga natin magawa. Maraming ganito. Maraming taong ganito na hindi kayang ipos. Pero ako naman, wala naman problema yun. Yung iba naman ang talagang ano, ginagawa nila.
Pero hindi ko naman pilitin ng tao. Kaya nakakahiyangan naman. So, ang gusto lang ng Diyos, pagbabago, pagsisisi at lubos na paniwala. So, pag ginulit-ulit mo yan, patunay yan na hindi ka nagbabago at nagsisisi. Na marino nga sinabi ng Diyos na saan ang pagbabago ng isang tao samantang itulit niya mga bagay na ayaw ko. Ito yung mga gawain mo, di ba? Oo. So, masaya ako na pinakita ng Diyos ito para magkakaroon ka pa ng pagbabago. Ibig sabihin doon, pag ginawa mo lahat ng mga sinasabi ko, di malayong mapatawad ka ng Diyos. Di ba? So, naiba ako ano? Ako ang nangumpisal sa inyo. Kung kayo nangumpisal sa pare, o pastor man ninyo, kayo magsasabi sa nagawa niyo kasalanan, may tago pa. Di ba? Ha? Oh, sakto talaga. Oh, sakto talaga. Kasi ako ang nangumpisal eh. Ito yung pangumpisal na dapat. Hindi yung kayo magsasabi doon sa mga pare at pastor. Yung ang pare at pastor, makasalanan ng number one. Tapos doon pa kayo mangumpisal. Sa Diyos kayo nagkasala. Doon sa pare kayo mangumpisal. Hindi naman ang pare magpatawad sa inyo. Di ba? Oh, sa Diyos tayo nagkasala kasi hindi natin sinunod yung gusto ng Diyos. Doon tayo sa Diyos mangumpisal. Doon tayo humingi ng kapatawaran. Kasi ang Diyos nagpapatawad eh. Hindi naman yung pare eh. Oh, so nakakatawang turo. Sipin mo 'yon, sabihin mo yung kasalanan sa kanila. Tapos sila naman lambiro ang makasalanan. Paano ka mapatawad? Hindi sila nga mismo hindi napatawad ng Diyos, ikaw pa kaya? No, di ba? So ito yung kaibahan sa pangangaral ko, panggagamot ko, dahil tunay ako makakita ng kasalanan ng tao. Sila ang makikinig sa inyo kung anong mga sinasabi niyo. Mayroon pa kayong itago. Dito sa akin, wala kayong may itago. Malinaw naman dito na hindi na ito gawain ng naniwala ng Diyos, di ba? Naniwala tayo ng 10 utos, pero itong 10 utos, ginagawa natin, di ba? So dito tayo nagkakamali. So ganun pa man, hangad ko lang na baguhin nyo na kung ano man yung meron kayo. Kung ayaw ninyo, nasa inyo na rin. Kayo naman may dala sa kaligtasan ninyo. Hindi naman ako. Hindi naman ako papasok sa impyerno. Kayo naman eh. Kung mas mahalaga sa inyo ang kaligayahan ninyo, patuloy ninyo. Pero pag-isipin nyo pala mabuti, mahirap ang kalagayan sa impyerno dahil puro apo yung nandun. Kuha mo? O, sige na. Magandang umaga sa inyo at hangad ko na. Salamat. O, sige. Okay, bye-bye. Go.